to? Gano? 240. 240, makikita tayo sa buong mundo. Ito, ano ito? Ganun din? 220 rin? May mura din tayo dito, pero maganda, 120 ang kilo. Ito, mura, magkano? 120. 120 lang? Yan, so ito, parang tambad tuloy, no? Na maliliit. Pero pag TM talaga, mahal. So yan, may mga pusip din. May mga dilis din banda doon. Ito ang seksyon ng, ano, ng mga tuyo. So bumibili po yung taga Boracay. Oh. Tuyo seksyon po ito. Kasi yung palingki namin dito sa Katiklan, di pa tapos. Oh. Oh. So of course, ito kapatid ko. Yung kapatid ko ulit. Yan, site market day again. So dami niyang repacking ng mga gamis. Yan, dami niyang klaseng candy, oh. Yan. Ito, mabili din ngayon. Yan yung mga candy niya. So, ang itlog niya, oh. Ang laki ng karatula niya. Yan, umaangkat siya sa akin ng itlog. At tinitinda niya dito sa market day. Pati mantika. Dami na. Parang kunti na lang itlog, oh. O, prutas. Kasi uso nga yung mga pakwan. Gulay, plastic section. Yan po pag market day, dami mong mabibili. So mostly po yung mga taga Boracay, bumibili talaga dito mga prutas. O, oh, singkamas, wala. Magkano kilo ng singkamas? Ha? 40 kilo? Singkamas, daming ani. Yan o, oh, mga fresh na tomatoes. Dami mong mabibili pag market day dito sa Katiklan. Yan, mga sibuyas. Bumibili dito yung mga tindahan din sa isla. At saka mga dito rin sa mga tabi-tabi ng mga ano, talipapa. Pero dati mas marami ito eh. Pero ngayon kasi walang tawid na Mindoro. Dati maraming Mindoro tumatawid dito eh. Ayun si Ate, oo. Ate, magkano yung alamang mo? 4 kilo, 100. Oh, 100 per kilo. Fresh yan. Siya gumagawa. Oh, yung asinton. Yun ang kilala dito. Na masarap ang alamang. Saka sa mga seafoods din dito namin. Ayan. So, ito yung 1 kilo? Yes, ma'am. 100. May mga mani din dito. Ito po yung carne section. Dito po ako nag-upisa talaga ng negosyo sa Katiklan, mga kaganang buhay. So malapit lang po ito, the gateway of Boracay, pero kami po yung muli na ipapaayos yung palengke. So ang tao siguro dito, mga 30% pa lang nung wala pang pandemic. Ito, dami talagang mga tao dito. Taga Mindoro, nagdadala ng mga stocks nila. Mga paninda nila. Pero ngayon, konti lang. Halos wala pang tawid. Mahina pa rin. Mga 30% pa lang itong tao ngayon. Dami ng binta. Hala. Oh. Tali-tali, meron pa rin talaga siyang suki. Alam mo, itong kapatid ko na to, tagal nagtrabaho sa akin. Kaya pag nagtatrabaho siya, nagli-learn siya. At tapos nung nag-asawa, ayan. Yan na rin ang hanap buhay niya. Oh, si ate. Ate, dito ka bumibili? Oh, yan suki ko rin yan sa store ko. Tapos suki na rin ang kapatid ko. Yes! Mas maganda ako din, oh! De, joke lang yun eh, ate. Oh, yan ang matagal ko siyang tindera, ate. Oh. Nagtrabaho muna siya sa akin bago siya nagkaroon sarili. Oh. Patid ko yan. Yung banda dun, oh. Andun, yung banda doon, yung sa pinakaharap. Matauhan ko rin yun. Ngayon, nagnegosyo na rin. Siyempre, huwag maging maramot sa ideas, di ba?
para manahin ng iba rin ang mga natutunan nila sa negosyo natin. Bye-bye, ni! Gang, ano ba itong mga tinda mo? Ano to, kasya ba sa akin to? Hindi. Hindi kasya sa akin. Brand new dress, 180. Ito, matagal rin nagtrabaho sa akin to eh. O ngayon, nagdinegosyo na ng sarili. Sila na nagluluto nitong mga paninda nila. Yan yun, mga hardworking yan. Pagkagaling sa akin na tauhan, hardworking yan. Mana sa akin yan. O, asukal. Mura na yung asukal ha. Tanong ka sa akin kung magkano yung persa ka. Ano na lang yata, 2-4 na lang ngayon. Three-four. Bigas po natin ay medyo tumaas talaga ngayon. Ayan, bagong deliveries po yan. 1,090 na po. 1,130. 1,130. 1,180. Ayun na ang ating mga presyo ng bigas. Kumunti pati yung mga variety na nakukuha natin, mahirap maganap na yung supply. So, good thing po, meron tayong Mindoro rice na patuloy pa rin po ang pagsusupply sa atin. So ano, patuloy pa rin po siguro pagmahal ng bigas. Matagal pa po ang anihan eh. So it's retail, 5 gantas times, magkano ang ganta? 100. So 500 pesos. Natin. Kasi uso talaga dito yung per gantas. Ang 1 ganta po dito is 2.25 kilos. So it's 100 pesos per ganta. 5 gantas, so 500 pesos. So, kanino yan, gang? Kanino? Sa'yo? Tapos, ano pa sa'yo? Ilang piraso dito? 10. 10, so 8. 580. So, 580 lang. Antik na po kasi itong ano natin eh. Kahadiero. 585. So, nagdagdag pa. 90, 100, ayan. Dagdag ang itlog. So, nung nakarang linggo po, mga kagandang buhay, ni-reveal natin kung magkano yung ating binta. Ayan po yung binta natin for today. So, mag-aalas 10 pa lang po, ito na po siya. So, bibilangin po ulit natin. Kasi marami pong na-inspire dun sa una nating vlogs tungkol sa income natin for one day natin na sales. Ayan po. At inform lang po natin mga kagandang buhay, nagmahal po ang bawat bigas po ngayon. Lahat po ng klase. Nagmahal. Shout out kay Madam. Madam, ano masasabi mo? Nagmahal yung bigas natin ngayon. Medyo okay lang. Talagang ganyan ang buhay. Ayan. Ang ganda-ganda ni Madam oh. Tingnan mo, bagay sa kanya yung ano, book niya. Hello. Thank you Madam ah, for buying my rice. Pareha lang ano? Pareha yan. So, tumaas po siya ng 20 pesos per bag. Okay lang daw, sabi ni Madam. Oh. Bye-bye. Happy trip, Madam. Ingat. Shout out. Oh. Shout out, Madam. So, si Nanay Nay, ano bibilin mo, Nay? Itlog, Nay? Ilang piraso? Dalawang tray. Dalawang tray. Oh, ayan ka, dalawang tray kay Nanay. Tinitinda mo, Manay? Tinitinda mo sa tindahan mo? Magkano po isa ang tinda mo dun? 10. Ito ba yung large? Oo, maganda rin ay. Malalaki yung large namin. Ang XL. Standard. Ito pa yung XL natin na yun. Mas malalaki. Ayan, oo. Oh. Mas malalaki yung XL. 5 piso lang na yung difference. Na isang tray. Pareho lang. Oo. Pareho lang ba? Pareho lang. XL? Oo, XL po yan. Pero medyo may kaibahan talaga na yun. Mas malaki talaga ang XL. So, dyan ka lang sa large na yun. Oo, malalaki din. Hindi po kayo lugi kasi standard yung aming size. Baby.
Hello! Soaking isa, oh. Ano sa'yo, madam? Bigas. Ilang kilo ka sa kanya? So, apat na ganta pa rin, mga kagandang buhay. Kahit nilalagyan na namin ng per kilo na tata, kasi yun ang gusto ng NFA. Kasi iba't iba nga ang, ano, ang sukat ng gantas per lugar. Kaya sabi ng NFA, per kilo na lang daw. Pero dito po sa aming lugar, dito sa Aklan, ano, per gantas po talaga ang bili ng mga tao. Kaya, ayan. Kilo-kilo tayo, 2.25 kilo sa isang gantang po. So, ayan. Katabi natin, mga kagandang buhay, o, puro saging naman ang tinda niya. Ayan, kami po yung medyo kasabayan. Hi! O, ayan silang mag-asawa. Super sipag talaga yan. Kapitbahay! With good relationship for years. Ayan naman yung sa kanila, mga saging, o. Tsaka mga, ano, mga sibuyas, gulay. Mel, ano, kamusta yung business, Mel? Okay naman, medyo... Bangon-bangon ng konti. Yan, bumabangon na talaga tayo ng konti, no? Konti lang. Konti lang. At least may konti. Oh, oh, may juice na rin si madam. Oh, pampawis ay kuwaw. May mga prutas. Ayun. Yan ang aming bread and butter, yung mga pesto namin dito, eh. Siyempre, pag bumili sa amin dito ng bigas, sa kanila bumibili ng prutas at saka gulay. Ma'am! 76 ang kilo, nagmura na. Ilan sa'yo? Isang kilo. Isang kilo kay madam. So, bigyan muna natin, no? Ito nga po ang maganda sa pagbibigasan na business, mga kagandang buhay. Kasi wala pong season-season. Ngayon po, nagsitaasan ang presyo ng mga bigas natin. Pero, dumadami at dumadami naman po ang ating mga customer. So, di ba, pag ang ibang mga items magmahal, medyo tumutumal siya. Pero sa bigasan po, kahit mura man yan o magmahalan po ang presyo, malakas pa rin po ang bitahan sa bigas kasi nga basic needs natin ito. Kaya tuloy-tuloy po ang delivery ng Mindoro Rice natin. So every Sunday po talaga, mga kagandang buhay, no? Dito talaga ako sa store na to at nag-extra ako dito para sa pag-cashier dahil dalawa lang po kasi sila at medyo dito po tayo bumabawi pag araw ng tinda po. Pero minsan din po, kahit hindi araw ng tinda, malakas pa rin po ang bintahan. Yan pong itlog natin. Kailangan lang po talaga, laging may bagong stocks. Di ba, auntie, no? Yes. Kasi pag luma ang stock, auntie, anong nangyayari sa itlog? Ayan, nasisira po, sabi ni madam. At kaya dito yan nagsusuki sa amin dahil alam niya may biyahe kami ng itlog, laging bago. Oo. Oh. Ang puputi po, dapat quality po yung mga tinitinda nating itlog. Ayan. Ang mga basag na yan, binibenta pa rin po natin yan. Tingnan nyo po ang mga itlog natin XL. Ang lalaki talaga. So, panalo po kami sa sizing ng itlog natin. Standard po ginagamit namin dito. At syempre, panalo ka rin kung pugi ang iyong taga-tinda, di ba? Kaya sa mga gustong magbigasan dyan at magnegosyo, piliin nyo po ang pugi. At siyempre magpapakitang gila sila yan para ma-adapt na ni madam yan. Anak ko na yan. Ilang taon ka na sa akin, Kao? 7. O, 7 years na yan, mga kagandang boys sa akin. Nung napunta yan dito sa akin, ang liit-liit pa niyan. At saka high school graduate, kasi sa bundok siya nakatira. Pero alam nyo, maraming pugi sa bundok, di ba, te? O, mga amo. Maraming pugi talaga sa bundok. Ayan, at saka na-civilized na, no? Pero matalino to si Kakao, yung anak ko. Gusto nila magpa-adapt sa akin, te. Eh, kagusto ko naman. Kasi touring na talaga nila sa akin, nanay na nila. Inaalagaan ko rin po yung mga sweldo nila. Ako po nagtatago para at least maturuan din silang mag-business later on. So, masaya po talaga mag-negosyo, mga kagandang buhay. Super saya. Di ba, nay? Masaya talaga magnegosyo. Ano sa'yo na yun? Kung maliit lang na, ano, na tindahan? Okay lang. Oh. So, bye-bye, nanay. Oh, yan. Sinusunod pa yan ang paglinis sa store natin. Lalo na pag naka-tiles na yan at atin pong ma-renovate. Ayan po. Isang bigas lang po yan, oh. Isang bigas lang yan.
Tapos ito, isang bigas lang rin. Dalawa. Ito iba. Ayan, isang bigas lang rin. And doon sa taas. Konti na lang po ang variety natin ngayon dahil pahirapan po ang paghanap ng ating bigas. Kulang po talaga sa supply. Pero yung itlog natin, maraming supply. So, kailangan lang talaga mabilis ang backloading. So, ayan, kahapon, naglako kami. At magdadala na kami bigas. Marami rin ang nag-inquire ng bigas eh. Ayan o, oh, yan ang pinakamabilis sa aming bigas. Star Rice from Mindoro. So, Mindoro lang rin ang bigasan, ang kanilang gilingan, mga kagandang buhay. Medyo nagmahal po talaga ngayon ang bigas, mga kagandang buhay. Ito, dati. Ito, papalitan na to, 1130. Ito, papalitan na to para mag 1150. Kasi bago pong delivery. At ito, 1030 na. Dati, 1000 lang ito. 950 pa nga. Pero ngayon, 1030 na. Ito naman, 1090 na ngayon. Dati, 1070. Nagmahal na rin po. Ito, papalitan na lang natin yung, ano, yung Dinorado Rice. Magiging 1-2 na po ito, mga kagandang buhay. So, patuloy pa rin daw po ang pagtaas ng bigas. Kaya expect po natin talaga na sa mga ilang buwan pa, tataas pa po dahil matagal pa po ang anihan. Kaya medyo tataas pa talaga ang mga presyo ng bigas. So, ito fast moving talaga ito sa amin. 1,000, dapat 1,100 na nga dapat. Pero 1,090 pa rin para magbukang medyo mura pa rin siya kasi hindi umabot ng 1,100. Pero dapat supposed to be 1,100 na talaga ito, mga kagandang buhay. Benta pa rin natin ng 1,090. Ito pong hasmi natin, tumaas rin po. Kaya from 1,130, magiging 1,150 na siya. Ang retail po natin, hindi pa natin ginalaw ang price. Ganun pa rin po ang price ng mga retail natin, pero kumunti po ang mga variety ng display. Kasi nga, mahirap at pahirapan po mga supplier ngayon. Kulang sa bigas. Dati, ano to, iba-ibang variety. Mga regular rice namin, iba't ibang supplier, kaya iba't iba po ang ano, ang itsura, iba't iba rin ang punan, iba't iba rin po ang presyo namin dito sa kahon. Nay, ano, ito sa'yo, Nay? Oo. Magkano nga ito? 25 to Nay. So, wala na tayong plastic. So, magbinta muna tayo, mga kagandang buhay. Dito sa mantika. 50 po yan. Oo, 50 po yan. 500 ml. Ito na lang rin sa'yo. 50. Itlog, nakabili na. Ayan. Bawat linggo po, iba po ang presyo. Oh, 10 pa na eh. Oh, ikaw muna, una. Oh, ito. Ayan na pala? Oh, sa'yo, sige. Ito. Ito. 50. So, ayan. Ay, ng buhay. Ang mga customer natin, nag-iirit talaga ng akala daw nila bumaba. Ang asukal na'y bumaba, 76 per kilo na lang. Oo. Oh, marami ka pang asukal dun sa inyo. Kaya alam nyo, nakakawala po talaga ng stress. Kapag katendera po kayo, ang dami nyo pong makakausap, ang dami nyo pang maging friends. Kaya po, o oh, pag dun ka lang sa bahay, wala kang nakakausap, stress. Mm. Oh, pag dito ka sa tindahan, kumikita ka na, masaya ka pa. O yan po. Kaya ang dami ko pong kaibigan dito, mga kaibigan ng buhay. Dito po kami nakatira dati nung mga maliliit pa yung mga anak ko. Nagsisiksikan kami dito. Nagtiis po kami nung una na nag-business kami, mga kaibigan ng buhay. Kaya tandaan po natin, pag nagbi-business po tayo, hindi ibig sabihin big time agad. Step by step po, pagka umasinso po tayo, napakasarap po ng tagumpay. Kaya sa pagninegosyo, huwag magmandali. So, matindi pag-aaral, matindi pag-diskarte. Kaya kailangan i-maintain lang po talaga natin na very friendly po tayo. Kahit anuman po maabot natin sa buhay, ganun pa rin po tayo. Kung ano ka noon, ganun pa rin po tayo. At mas lalo pong dadagdagan mo pa yung mga natutulungan natin. Kagaya po nito, pag sharing is caring. Diba? Kaya kailangan natin i-share yung mga sikreto natin para marami rin pong makinabang at marami rin pong umasinso sa buhay.
So, papakita ko po sa inyo mga kagandang buhay ang benta natin ngayon. Alas 11 pa lang po ng umaga. At alam nyo, itong cashier na to, isang dekada na po talaga ito mga kagandang buhay. Hindi ko pa po pinapalitan. Dahil marami na pong pera ang pumasok dito sa kahan na to. Ito po ang benta natin. Bilangin po natin mga kagandang buhay yung buo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yung 1,000 na beer. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Siguro mga 65,000 na po ito. Mga kagandang buhay. So, kung 65,000, mag times 15% na po tayo, ano na, abuti na siya ng 9,750 pesos. At saka po, dalawa po yung pinapasweldo natin dito, mag 800 a day po sila, yung dalawa, at 800 times 7 po, yung kanilang swelduin sa isang linggo is 5,600 silang dalawa. So, kayang-kaya na pong swelduhan ng araw ng linggo pa lang. So, ang iba pong mga expenses, may Lunes hanggang Sabado pa naman po. So, the rest po ng matitirang tubo ay para na po yun sa akin. Sa akin na po yun, mga kagandang buhay. So, dagdag po sa kapital natin at saka pambayad po sa ating mga utang din sa bank. Dahil ang mga puhunan po natin ito, after pandemic, naubos po yung ating puhunan, umutang po tayo sa bank para po makabulyon po ulit tayo ng mga stocks natin. At the more na marami ang stock, the more na maganda ang store, the more na mas malaki po ang kita